Stop. Hello everyone, it's me again, yours truly, your one and only friend around the world, sweet Caroline. So welcome back to our YouTube channel. And today's video, we'll be going to have our makeup tutorial. So before we start, guys, chika-chika lang ng a little, kasi po nakalikom po ako ng mga several messages galing po sa aking Instagram account, at nagkaroon po siya ng 20 messages from iba't ibang sa friends po natin doon na gusto po nilang mag-upload po tayo ng Q&A about me, myself. Ayan. So, I'll be doing that sa one of these days. And dahil ito po ay top of the line at pinaka matagal na pong at maraming na pong nagsisend po sa atin ng paulit-ulit na request, ito na po muna ang ating topic for today. So to start, here is my makeup kit. This is the pouch from Tita Tess. Ito po ay gift na na-receive ko po sa kanya from Mary Kay, last December lang po yan, and then sa kanya pa rin po ito, pouch 3 years ago, so ang galing ko lang po talaga, wala pa po talaga itong damage, so lagay lang muna natin here, and of course, ito po ang aking main makeup kit na wherein everything po is here, and ito po ay binili ko 5 years ago, if I'm not mistaken, 4 years yata, ito po ay Egg, ang kanyang brand. Ito po dapat ay bag organizer, pero ginawa ko na lang po siyang makeup kit dahil nga po convenient po siya dahil po dun sa kanyang compartment, meron small pockets, meron pong ganyan dito sa gitna na holder, and back compartment, zippered po sila, at meron pa rin pong small pouch inside. So wala na po tayong time, or singit po natin later on pag naisipan po natin para po tayo ay magkaroon ng makeup kit raid. So, to start, I will make our makeup as my previous video like this. I had already discussed about types of skin. So, yun nga po, summary. Meron po tayong oily skin. Too much po yung kanyang pores na kaya po very oily ang kanyang peg. Meron po tayong dry skin, at meron po yung level lang, which is yung lumilevel lang, middle lang, yan, like my skin. Hindi po siya very pores, hindi po siya laging open yung pores, hindi po ganun ka, hindi po siya oily. And hindi rin po siya masyadong maraming blemishes, or talagang wala pong blemishes na kailangan i-hide. Ayan. Kasi nga po guys, lagi ko pong paalala, lagi po dapat very clean ang ating hands, at lagi po tayong hygiene, lagi po tayong maligo, maglinis po ng ating katawan, not only our face, di ba? So, ayan, to start our makeup tutorial, alam nyo guys, importante po yan sa mga girls. Kasi nga po, meron po ako minsan nariringgan na, no, na nagsasabi na, bakit daw ang arte, bakit daw kailangan ganyan. Actually guys, ito lang po kasi ang meron tayong mga girls, mga ladies. Hindi po natin kinakailangan magpa-cute at magpaganda para lang po tayo mag-makeup. Hindi po. We have to do this for ourselves. Minsan naman, dapat maisip din natin na kailangan natin bigyan ng favor ang ating mga sarili by means of having ourselves akikay thing, di ba? Which is maglagay naman lang tayo, magayos man lang tayo, di ba? Don't forget to do that, because yun po ang way para po mapakita natin sa lahat at sa ating sarili, number one, ang pagmamahal natin sa ating sarili. That is very important, okay? We don't need to be very maarte, because we have different ways naman po to put our, or to wear our makeup, and how to dress up, or meron din naman po tayong simpleng way para lang po at least meron po tayo everyday beauty. Diba guys? So to start, kailangan po muna maglagay ng ating toner. This is from Shiseido, not sponsor guys. And next po ay maglalagay po tayo ng ating
mahalagang ang tawag dito, yung ating nawala sa aking aking isip. Ano ba yun? Live po kasi tayo, guys. Kaya parang live. Wala pong putol-putol. Walang cut-cut ito. So, after po maglagay ng toner, basically, maglalagay po tayo ng ating tinatawag na from Shiseido pa rin po ito. Ito yung ating moisturizing cream from Shiseido, still not sponsor. At nakapaglagay na po kasi ako, guys, prior, after ko po kasi mag syempre maglinis ng ating face, na dry up na po natin ng clean towel at naglagay po tayo ng toner, and then patuyuin po. Sa iba po kasi, guys, hindi po kaagad natutuyo sa face, and then after that maglagay po tayo ng ating moisturizing cream. So, guys, ganito po yan. Bakit ko po sinasabing patuyuin? Kailangan po kasi yan sa paglagay po ng ating toner and moisturizing. Kailangan ma-make sure po natin na dry up po sa ating face. Ayan, nabubulo lang yung abang lingkod. But, aside po that, dan sa pagpapatuyo niyan, magtatanong po kayo, guys, paano po yung pag-apply? Of course, lagay niyo po dun sa inyong pwede po naman gumamit ng cotton or pwedeng gumamit ng, basta pag malinis po yung hands, fingertips. Ako po kasi minsan fingertips, or minsan naman ginagamitan ko po siya ng sponge na maliit. Basta po malinis siya na, and then apply nyo lang po, full face po, okay? So, ingatan lang po na mapapasok po siya sa inyong eyes at sa inyong whatever, butas-butas ng inyong part ng face. Dahil hindi naman po kailangan abutin yung mga yan, di ba? So, kung saan po kayo magsistart, dahil nag-a-apply lang naman po tayo ng mga toner and moisturizing cream, anywhere po, kung saan po kayo komportable. Basta make sure lang na hindi po nga po maano siya sa loob ng eyes, sa kung saan-saan po ng mga parts na hindi na po dapat, diba? So, be careful on applying that, guys, ha? Dahil po, syempre, kahit papano, meron din pong reaction yan. Then, para po makapag-start na tayo, ayan, nasalap ko po ang aking makeup kit kasi nga po, guys, para mabilis ko po siyang maipakita sa inyo. Gagamit po tayo ng liquid foundation. So, ito po ang aking liquid foundation. Very nice. Lipstick style na po siya. Ay, hindi po siya ganun ka-liquidy. Pero, guys, trust me, in 100%, ilam ko po, ginamit ko na rin po ito nung past video, nung previous video ko po, ng makeup tutorial basic. Trust me with this, guys. This is from Fashion 21, sa nabili ko po. Ito po ay full coverage na at lipstick form po siya, at hindi po siya ganun ka-cakey kapag na-apply sa iyong face. Very, very nice po. At ang kanyang blending, ang kanyang, gagamit po ako dito, guys, ng sponge na lang po ng aking compact foundation para po mapabilis tayo ng very, very slight. Ayan, so i-swivel up ko lang po siya dahil sabi ko nga po, lipstick style. So, ayan, guys. Ikinocoat ko na po siya sa aking sponge. Here we go. Ayan. And then, mag-start po ako sa nose, sa left cheeks, paikot. Okay, ng buong face. Ayan. Kung saan po kayo komportable, guys, lalo na doon sa mga basic pa lang po nag-aaral ng makeup. Sa visually impaired po na nag-chat-chat po sa akin na gustong-gusto daw po nila yung ginawa nating video noong nakaraan regarding po doon sa makeup tutorial, at nagre-request po siya sa atin na makapag-upload po tayo ng mas detailed. So, ito na po yun. Thank you so much. Ayan, naglagay lang po ako, nagdagdag. Guys, don't forget, pwede rin po, please applyan nyo rin po yung inyong neck, ha, para hindi po siya magtutone. Ayan, i-feel nyo lang po sa inyong buong face kung nalagyan nyo na po siya. Be careful po, guys, ha, dun sa mga may bangs. Ayaw po kasi syempre natin na makasagabal po yan sa pagpapahit po natin ng any makeup. Yung mga hair na yan, makasagabal po siya doon sa ginagawa po natin paglagay sa ng mga makeup po sa ating face, kasi sakit po yan. Okay, so let's wait a little para po ma-make sure lang po natin na siya po ay kumapit na po sa ating face. Ayan,
i-cover ko na po. Ang kagandahan nito, guys, meron po siyang SPF, yung sunblock nga po, vitamin E, and another more nutrition na para lang po sa ating skin, hindi yan kinakain. Ayan, guys. So, charot lang yan. Pero, ganun talaga yon. Okay. So, next step, dahil po, mabilis mag-dry up, guys, sa aking face naman. Ang ganda niya, guys. So, hindi siya yung parang, di ba yung, ano, yung traditional po kasi na liquid foundation, guys, ay liquidy talaga siya. Tapos, hindi po siya ganun kadaling i-apply dahil nga po, medyo matagal-tagal po ang antayan. So, susunod po natin, guys, ay ang mahiwagang eyeshadow for my eyes. So, dahil nga po, actually, guys, bago po tayo mag-start, ipakikita ko lang po sa inyo ang meron po akong eyeshadow, yung traditional po. Kasi sa first video, binakita ko na po sa inyo yung madalas ko pong ginagamit, which is yung stick po siya. So, ito po yung traditional na meron po tayo. Wherein, sa visually impaired po, ito po ay compact na may salamin. Meron po siyang divider kung saan nandun po yung brushes. At meron po siya syempre yung base na tinatawag. Yun po ay usually sa compartment po niya ay yun po yung pinaka-largest na compartment. And then susundan po yan ng choice of the color na kung ano po yung meron doon po sa eyeshadow compact na nakuha nyo or pinili ninyo. Like for example, ito po kasi meron po ako dito yung gold, lighter gold, brown, or gray ba yun? Lighter. And then, dito po sa kabilang side, yung beige po na color, ginagamit po yun pang contour. Okay. Yung ganito po kasi na eyeshadow po kasi, guys, for me, ha, kung teary eye po kayo, medyo madali po talaga siyang matanggal. So, kung hindi naman po tayo fan ng palagian po tayong mag... ano tawag dito, yung palagian po tayo magre-retouch ng whole face makeup, ay minumungkahi ko po na maghanap po tayo ng makeup na pwede na po siya ng mahaba ang time. Yung bang tipong pag in-apply na na siya, pwede na po siya, caring yun na po siya for the whole day of your activity. So, ayan guys, ang napili ko, kaya nakahanap po ako ng ganyan. Ito po ang naipakita ko na po ito sa previous video, yung aking favorite na eyeshadows. Okay, my eyeshadow sticks are, it looks like this one, para po siya mga eyebrow pencil, guys, pero sa loob po nito ang texture po usually na mga ganito, syempre parang soft lang yan, so parang crayons yan. This is from Avon and not sponsored. Meron po ako dito yung colors are available ay pearl white, blue, and meron po ako from Miniso. This is gold. Ayan, glittery gold. Hindi na po kailangan i-swivel up yung nasa Watsons na binili. Ah, sa Miniso, sorry. Actually, ito po pala, sorry guys ha, nalilito lang ako. Ito po pala ay from Fashion 21 pa rin po pala, yung pearl white at saka yung blue. Ayan, ito po yung isa, yung gold, glittery gold ay sa Miniso. And ito po pala yung sa Avon, guys. Yung roll-on, ang itsura niya. Yung roll-on naman ay ang color po niya. If I'm not mistaken, of course, I will not be mistaken na dahil ito po ay color violet. So, roll on siya, guys. Yan. So, nakalagay po siya sa purse. Alam niyo yung mga purse, di ba, na mga small pabango perfumes ng mga Avon na nauuso. So, dahil nga po, guys, ipapakita ko, i-explain ko rin sa inyo, kapag traditional compact po ang eyeshadow, kailangan po talaga natin gamitin ang base, and then color of your choice, and then yung contour. While, kung gagamit po tayo ng mga, ito po, yung stick na po siya, na eyeshadow, I'm so happy to tell you guys, and to share it to you, either of these colors you can use. But syempre, ayaw naman natin ng pearl white lang, diba? Pero meron pong gumagawa noon, yung pearl white lang. Dahil pwedeng po siya sa ganitong klaseng eyeshadow. Yun din po yung additional na advantage at kagandahan. Dahil minsan po talaga, guys, kapag very very basic lang po ang aking makeup, isa lang po sa mga ganito ang aking ina-apply. Usually, I use
pwede po yung color glow, gold, depende po yun sa kung ano po yung a-attendan natin. Pwede rin po yung violet lang, kasi glittery naman na siya. And pwede rin naman po yung blue lang. So, yon. Yun ang usually. White, parang hindi ko pa po ganun ka-feel na itry po siyang mag-stand alone lang sa aking eyes. So, to start, simulan na po natin guys ha, dahil na pakita ko na sa inyo. So, dahil nga po dito sa video, siguro, gawin po natin siyang, apply po natin yung, ano ba? Ano bang maganda? Siguro, try natin pong gamitin ang, dahil nga po napakita ko sa inyo na pwede po yung lahat. So, sige, simulan po natin siya sa paggamit ng all colors ba? Sige, try natin. Start ko po muna sa pearl white. Kasi nga po, try na. So, from your eyes, right eye guys, for the visually impaired, at simula pa lang po, no? Doon po sa taas po ng inyong bilik mata o yung tipong eyelashes. Tama po ba yun? Yeah, eyelashes ay guguhitan nyo lang po siya from your nose bridge, di ba? Right eye, ha, guys. We're talking about the right eye. So, you just like painting, okay? Or drawing. Just follow your eye upper, yung eye shape, yung bang talo, di ba? Talukap ba yung tawag dyan? In English, yung upper po na just follow the shape of your outer, syempre yung eyes, eyeball. On top, from top of your eyelashes. Okay. We don't need to be careful on this step. Just for the starter, please. I think I could suggest that very effective. Okay, nasa left eye na po ako. Do the same thing from your nose bridge. You have to paint, you're just like painting upward, okay? On top of your, just follow the part of your eyeballs. Ayan. Unfortunately, yung left eye ko po kasi medyo mahirap siyang kumapit, pero ganun talaga yan. Okay, be careful doing this. So, my tip for the first timer, especially for the visually impaired who's trying to practice makeup or how to do the makeup, you may count the strokes, guys. So, if you're trying to apply for your left eye, you count the strokes, how many strokes, and then for the right eye, also same strokes, okay? Unfortunately, meron pong cases like me, yung left eye ko po, medyo mas marami yung stroke niya. Pero hindi po yun pare-parehas. So, I'm now applying the color violet from Avon. Yun po yung roll-on. Para lang po may pakita ko sa inyo, guys, na kasi in my first video, I remember I already used one of this eyeshadow lang. Itong violet nga po yata yung ginamit ko. So, check nyo lang po yung ano video na yun. Okay? Yung sa mga gilid-gilid, guys, ha, i-check nyo po kasi minsan meron pong lalagpas at lalagpas. Excuse me for that. Let us, grabe guys, napakainit na po sa Philippines. Ay, naku. So, kakapatay lang ng aircon at hindi na nagtagal ang lamig. So, let's turn on the electric fan. Yan, maririnig nyo po ang aking background noise. At yan po ay ang aking mga wind chime collection. So, anyway, proceed tayo. Ayusin po natin ang ating eyeshadow. Ayan. Count the strokes, guys. Dun po, yan. Meron po yung, yan nga po yung sabi ko, ina-size ko lang po yung hair. Kasi minsan po, sasama at sasama po talaga sila. Lalo na kung mahangin, ano, guys. Kahit na po naka-ayos naman ang aking hair. Ayan. So, inaayos ko lang po ng kaunti ang aking eyeshadow. I hope you can see very clear sa ating video. And then, what is the next thing that we're going to do? Ayan, lagayin po natin ng konting gold. Again, same lang po guys ha. Pinapatong lang po natin. Count the strokes.
Okay. Okay. Ayan, guys. Pwede nyo naman po ipa-check yan sa yung mga first timer pa lang po. Pwede naman po yan. Pa-check nyo sa mga nakakakita hanggang sa ma-practice nyo po ang pag-makeup. This is a matter of practicing. So, my next step, I usually use my comb. Comb po ito ng aking kilay. Ang aking eyebrows because I don't need to do anything in my eyebrows because my grandma is always telling me do not allow anyone to trim or to cut your eyebrows. Just simply comb it. Okay? Just follow your eyebrow lines and comb it. Don't comb everything upward, guys, because you look very weird because your hair, you just follow the hairline. Okay? Comb it. And then from the other side, I have here the brush. This is for the eyes. Check on the sides. Just use this one to spread your eyeshadow. Okay? It's also good way. Okay. So now, what else that I don't have or I don't usually apply in the makeup? Concealer, I don't. Yan, na-mention ko na po yan and na-mention ko rin po sa nakarang video. Ang aking face po ay hindi po nangangailangan ng concealer. But how to apply, just an idea, doon po sa mga strong po ang kanilang pores, talagang laging open, no? Oily face and marami pong mga pimples, blemishes na gusto pong i-hide. Ina-apply po yan, guys, right after po maglagay ng yung toner at saka pa-dry nyo lang po and then yung ating ano ba tawag yan? At lagi kong nakakalimutan ang pag-apply po ng ano ba yan? Yung ating tinatawag na yung lasha. Diba? Live talaga. No cut. So, yan. Pag nag-apply po kayo noong ating toner, na dry up nyo na po, at maglagay rin po kayo ng tinatawag po nating moisturizing cream, regardless po yan, guys, kung ano po yung bagay sa inyo, no, yung brand, anything naman yan, eh. Basta hindi naman po kailangan mamahalin, branded, basta bagay na po sa inyong face at hindi po masyadong strong ang chemical reaction. And I prefer, guys, please, yung mga may vitamin E po at saka wag po yung mga scented kasi po medyo hindi po maganda po yun sa ating skin. Delikado po yan. So, mas maganda po kung organic, di ba? Like, yung mga wala pong scent talaga. So, after that, pag na-dry up po yan, doon po ina-apply yung ating, yung nilalagay po na concealer. I-apply nyo rin po yan, same thing. Fingertips or pwede rin sponge na maliit and then ilagay nyo lang po sa face ninyo kahit saan, basta wag po pong tatama doon sa loob ng eyes, sa nose, yung mga ganyan po na hindi kailangan, and then i-spread nyo lang po at para makover lang po inyong mga blemishes, and then ihintayin nyo lang po mag dry up yon dahil nga po pagka oily yung face, guys. Paalala lang po, matagal po mag-dry yung mga ina-apply natin, ha? So, hintayin nyo lang po. Kailangan nyo po ng patience, dahil ganyan po talaga yan. Bago po mag-proceed at mag-apply po ng mga next step. So, pagkatapos po kung gagamit po ng concealer, next, pag na-dry na po, lalagay nyo po yung liquid foundation. Hintayin pa rin po mag-dry. Mag-dry up bago po susundan ng mga next. Okay. Proceed tayo. Ano po yung wala ako, again, aside from the concealer? At saka yung eyebrow pencil, wala rin po ako yung tinatawag po nila na eyeliner. Why? Ang eyeliner po kasi, guys, ang itsura niyo po para rin po siya yung yung eyebrow pencil. It looks like that, no? Inexplain ko lang po para po sa mga visually impaired at sa mga mag-aaral po mag-makeup, okay? Yung eyeliner po kasi, technically, nilalagay po yan under your eyes, dito po sa may parang what do you call this? The eyelids. Under the eyelids. If deep po siya. Ano po ibig sabihin? Pag deep po yung dito ninyo, sa baba po ng inyong eyes, yung malalim, if it's deep under your eyes, then that's about time you need to apply or you may apply another step, which is the
eyeliner. So, in my case, shallow lang po yung eye under eyeline ko. So, I don't need that. Again, I don't need to have that eyeliner. So, skip na naman po tayo for that. And my next step, usually, ilalagay ko po ang aking mahiwagang mascara. Okay? Ingat lang po sa visual impaired. Ang itsura po ng eye mascara, para rin po siyang battle din po siya. Sa loob po niyan may liquid, and then sa loob po niyan meron po siya yung rough brush. So, you have to be careful for that. And then, pagka naitaktak nyo na po yan, hawakan nyo lang po ng maingat ang inyong eyes. Ayan. Grab nyo lang po yung mga pilik mata. Ayan. And then, brush up. Be careful so that hindi nyo po matusok ang inyong loob ng mata. Okay. Grab nyo lang po. Yun. Okay lang yan. I-grab nyo lang po yung inyong pilik mata or and then yan, check nyo lang po. So ganyan lang po siya, para lang po siya ng style. So next step is lalagay po ako ng aking blush on. So ang blush on ay galing pa rin po sa Fashion 21, and ang itsura po nito, hindi po siya yung traditional na compact na may salamin. Ito pa rin po yung para po siyang may container wherein the powder of the blush is on top, it's on top of the brush. So you only need to tap the top part. Yeah, itatap nyo lang po siya or taktakin nyo lang po at bababa po siya sa brush, and then buksan. So yan. So from sa left cheek, brush upward and outward. Left cheek po ito. Count the strokes. So, mga beginners. Yan. At hindi naman po ninyo kita. So, count the strokes. It is a big help. So, right cheek. Again, nose bridge. Brush upward and outward. And then, i-brush nyo rin naman po yung inyong buong face. Okay. Ganyan lang. Oh, yung parang semi-semi brush lang. Diba, guys? So, first coat po yan, and then final but not the least yet, maglalagay po ako ng aking compact foundation. Bakit? Kasi po ako po, guys, yung tipong taong hindi po mahilig mag-retouch ng todo-todo. Full day na po yan sa kung ano po yung activities, at alang oras po ako na busy or kung ano po yung ating hinaharap, hindi po mag kakalat or parang hindi naman po natin kailangan mag-retouch. So, ang minsan po, kadalasan ang nire-retouch na lang po natin, di ba guys, is yung mga lipstick, o kaya minsan nga po lip balm lang, ganyan. And, minsan po, kung gusto nyo lang po, feel nyo lang po yan, pwede naman po yung blush on. Pero at least, a little lang, hindi na po yung talagang OA na from the start, from the beginning. So, ganyan guys, ha? Start po ninyo lagyan yung mukha. Again, make sure kung saan po kayo komportable, basta whole face na yan. Okay, careful sa mga may hair na may bangs, may mga kung ano-ano mga yun, maikling mga buhok na makukulit kasi masyakit po yan, guys. So, don't forget again, ha? Reminder, please, lagyan nyo rin po ang inyong leg para hindi po kayo magtutulog. Okay? Yan. So, dahil nga po, ako ay naglagay ng foundation, compact, maglalagay pa rin po ulit ako ng blush on. Final step sa paglagay ng blush on. At syempre, yan, tataktak po lang. Kasi po yun po ang aking design ng aking blush on. Okay. Si buhok, maliliit, ay nangungulit. So, be careful. Yan. Blush lang. Count the strokes. Don't forget your whole face para po mas maging maganda po tayo. At
Again, guys, ha, sa pag-apply ng blush on from your nose bridge, brush out and outward. Okay, next. At huling step, maglagay po tayo muna ng lip balm. Yan, sa paglagay ng lip balm, upper lips, lower lips. Ito po ay bigay sa akin ng aking cousin. Okay. Upper lips, lower lips. Tapos, lipstick na color of your choice. Red ang ilalagay natin. Parang feeling ko, so first video yata red, di ba? So, maglagay tayo ng pink. Hindi ko maalala kung ano po yung meron doon sa first video. But ako, gusto ko po ito muna. Okay. Yan. Lower lips ako nag-start. Yan. Tapos, make sure nyo lang po, gamitin nyo lang po yung hands ninyo doon po sa mga gilid-gilid ng buong lips. Ay, punas-punasan lang ng slight. Then, pagkalagay nyo na po ng lipstick sa upper and lower, i-ano nyo po, yung lip, upper lips and lower lips nyo, i-rub nyo lang po together. Alalayan lang yung gilid. Ganyan, guys. Okay, so basically, ganyan lang po ang ating pag-makeup, guys. And then, I hope you like and enjoy our video for today. Dahil nga po, ito yung matagal nyo na pong request. So, I hope na malinaw po tayo sa ating camera. At, try po natin, guys, sa following days for the future videos. So, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please, don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you'll be updated in my next updates and activities and videos. And also, guys, if you find this video helpful, please don't forget to share it to your families and friends. So again, this is me, your one and only friend around the world, Sweet Caroline. Always remember that everything is already written in the stars. Stay strong, be positive, stay positive, and keep the positive energy alive. Bye-bye, guys! Pause for 32, 40, 32, 32, 32. Show control. Open video. Save video. Copy video. Picture and pick. Cast. Get image. Inspect. Window. Menu. Show control. Open video. Save video. Copy video. Picture and cast. Get image. Inspect. Control plus shift plus I. Sticky mode disabled. Sticky mode enabled. Window. Menu. Show control. Open video. Save video. Copy video. Picture and cast. Get image. Description. Cast. Picture. Copy. Save video as. Control plus S. Menu item. For take video. Stop recording. Button.